What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay maganda na naman po yung pag-uusapan natin. At syempre interesting po yung topic natin sa video na ito dahil regarding po ito kay Bloom, na kung saan isa po ito sa mga crypto airdrop project na inaabangan talaga yung pa-airdrop niya dahil nga organized siya at the same time halos kasabayan niya yung ibang mga projects na nagpa-airdrop na, at isa si Bloom sa inaasahan natin na magiging maganda yung kanyang pa-airdrop. Pero syempre may nakita rin tayo dito na nilabas po ni Gate.io yung possible na total token supply and also yung pre-market price nitong Bloom token dito kay Gate.io, or kahit sabihin na natin ano, kahit papaano meron tayong idea kung magkano nga ba yung isang value ng isang Bloom token in the future. At syempre before tayo mag-start, congratulations po muna sa nanalo ng libreng GCash. Nandyan po yan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, pag-aabang at palaging panonood sa mga contents and videos na ina-upload ko. Thank you po sa inyo lahat. At ngayon, simulan na po natin, okay? So dito guys, sabi ko nga sa inyo, marami pong naging bagong update dito kay Bloom. So check nyo na lang po. Nandyan na po si Mimpad na kung saan pwede po kayong gumawa, mag-create at mag-launch ng sarili nyong token. So dito guys, kahit papaano ay kailangan po ng iting tone coin dito at gumastos. Pero again guys, ha, depende po sa inyo yan kung gusto nyo, para syempre ma-experience nyo itong bagong feature na inilabas ni Bloom, at hindi natin alam kung possible na maging factor yan or maka-affect yan doon sa token allocation doon kay Bloom, okay? So dito guys, makikita nyo napakaganda na nitong si Bloom. Organized siya when it comes to updates, at hinihintay na lang talaga natin yung mismong pa-airdrop nito dahil halos lahat ng kasabayan niya na project ay nagpa-airdrop na, at isa si Bloom sa inaasahan natin na magiging okay yung token allocation and listing price nitong si Bloom token. At ngayon, simulan na natin guys when it comes to pre-market. Dahil nga nung nag-scroll ako, nakita ko kay Gate.io na dito ay yung current token, parang yung mismong token ni Bloom ay nakalagay po dito na kung saan yung pre-market price niya, yung initial ay nasa 0.008442. No, kapag kinumpute po natin yan, 0.008442, multiply lang natin sa 58 po yan. So ang value ng isang token is nasa 0.48. So sabihin na natin yan. Then ayan po yung mismong value ng isang token. So di ba, i-assume na natin na maging ganyan yung mismong range ng mismong listing value ng isang Bloom token. Then for example, naging maganda yung token allocation at nabigyan ka ng 20,000. Sabihin natin 20,000 na token. So meron kang 9,792 pesos dito kay Bloom. So again guys, ha, ayun po ay naka-base lang po sa pre-market price ngayon kay Gate.io. So we are not assuming na ganito talaga yung magiging token allocation at the same time yung mismong listing value ni Bloom. Dahil nga maraming interesado, maraming nag-aabang nito. So for sure, sana naman mas maging mataas yung token allocation at the same time yung mismong listing value niya sa mga crypto exchanges. Okay? At dito guys, basahin din natin yung may nakalagay na reminder na the current total credential is issued based on a total supply of 100 billion. So possible guys, itong nakikita natin dito ay magbago pa siya, pwedeng tumaas or bumaba, depende po yan sa total token supply dahil nakabase lang po yan sa 100 billion. So kapag bumaba yan, for sure tataas yung price dito ni Bloom token dito sa pre-market. At syempre, ang hihintayin natin dito guys is yung mismong update nila when it comes to listing. Dahil ayun na talaga yung nakahihintay natin guys, yung pre-market sa mga crypto exchanges. Wala pa siya kay Bybit, OKX, BitGet, KuCoin, yan, wala pa siya sa mga, at sana, di ba, kay Binance ay malis na rin siya, dahil kapag nalis yan kay Binance, for sure, maganda yung project na ito, okay? Speaking of Binance, may nakita tayong article doon kanina about doon na nag-range siya sa around $0.4. So kapag kinumpute natin yon, 0.4 times 58. So possible daw na 23 pesos ang isang token. Pero hindi pa yun final guys, dahil nga predicted price lang naman yon. Ibig sabihin, ina-assume lang nila ng mga crypto experts and analysts nila na magiging ganito yung price ng isang token ni Bloom kapag na-list na, okay? So again guys, ayun ang pinakihintay natin. Kaya don't forget na mag-grind kayo dito at mag-laro pa kayo dito kay Bloom, dahil sabi ko sa inyo, wala naman tayong nilalabas na pera dito kay Bloom. As long na ginagrind natin, wala tayong ginagastos, okay na okay po yan. At syempre, grind na rin natin to for at least siguro mga lagpas na 4 months, no? Or lagpas pa, dahil kasabayan to ni Hamster Combat, kasabayan pa ni ano ng nito market. So halos lahat ng project is nag pa-airdrop na and la-list na yung tokens, okay?
So speaking of MemePad guys, again and again and again, pwede nyo explore ito at pwede kayo mag-create na, at mag-launch ng token ninyo. So don't forget, dahil nga iniisip ko rin na mag-launch ako ng token ko mismo dito kay Bloom, dahil nasasayangan naman ako in case lang na hindi natin magawa yung mismong bagong feature na yan. Dahil I think siguro possible na makaapekto siya, di ba? Hindi natin sure kung makaapekto siya doon sa token allocation and i-distribute sa atin or ibibigay na tokens sa upcoming airdrop nila, okay? So again guys, ayun lang po yung simpleng update natin ngayong araw na ito. Pinakita ko lang po sa inyo yung nakita natin na article and also update doon sa total token supply at the same time yung pre-market price kay Gate.io nitong si Bloom token, okay? So again guys, maraming salamat sa panonood and peace, one love.